sa inyo lahat, no? Dito tayo ngayon sa Butchok Farm, na kung saan yung ating ilimim days na pecha seedlings ay atin nang i-transfer sa platform, no? So, kumuha muna ako ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 na, no? Natin tatlo sa bawat butas, no? So, ito guys, no? So, sa ngayon, ang gagawin natin guys ay itatransfer natin to ngayong hapon ng April 7 dito sa plant box, no? Sa platform, no? Tapos, bukas, ililipat naman natin yung iba dito sa mga mga empty bottles, no? Yan. Yaman ito guys ay experiment natin. So, ang gagawin natin, no? Titignan natin kung saan pa ba yung pinakadabis na magtalim ng pechay, no? Kasi ang dami natin nakikita na kung napapalad sa video, no? Na mas maganda raw sa PET bottles, no? Sa empty bottles, no? Plastic. Tapos pwede rin, maganda rin daw sa platform, no? Yan. Tapos yung iba naman, yung nakahang, no? Yung gaito guys, oh. So, yaman ito ay experiment guys, no? Titignan natin kung ano yung pinakadabis na paraan para italim ang peche, no? Kaya guys, ngayon umpisa na natin, no? Tara! So ayan guys, ang una natin ginawa ay binutasan muna natin siya, no? So 2, 4, 6, 8, 10, 11, so makakagawa tayo ng halos, no, 60 na butas guys, no? Ayan, ayan. So ngayon ang gagawin natin guys ay itatransfer natin itong ating seedlings, no? Okay. So ayan guys, na-transfer natin guys, no? Lahat, no? Ayan. So ang gagawin natin ngayon guys ay didiligan na natin, no? So ayan guys, natapos nating i
transplant yung ating peche, no? Peche seedlings, no? So ang ating peche guys ay 11 days na to, no? 11 days na, no? So na-transplant natin. Okay, so naman ng umaga guys, so hapon yung natitira natin seedlings doon, itatime natin dito sa mga walang panglaman, no? Yan guys, oh. So yan pa guys, karamihan wala pang laman yan, no? Kaya nang nabanggit ko, experiment lang natin to, no? Tingnan natin kung saan talaga ang pinakatabis na magtrim ng peche, no? Sa direct ba sa lupa o yung nakahang, no? Yan, nakalagay sa PET bottles, no? Yan guys, okay? So balikan natin yung ating natitirang seedlings, no? So ito pa yung natitira nating peche seedlings. Bukas tatanspal natin. So marami pa ito. Halos hindi natin maubos yung halos kalahati ng ama kukonsume natin guys, no? Kaya yung ilan dyan, ang gagawin natin ay yan, no? Tatayin naman natin dito guys sa ating 16 ounce na disposable cups, no? Yan, ito guys is ano, no? May butas na ito, mga to. Yan, kaya ng umaga ginawa ko na ito ng butas, no? Yan, kaya bukas ready na sa pagtatransfer, no? Yan. Okay guys, no? Itutuloy natin bukas ang ating pagtatransplant ng ating pechay. So sayang guys, ito na yung kinabasa ng ating pechay transplant. Ngayon guys, ay lalagyan natin ito ng screen para bukas umaga hanggang hapon ay meron pa rin siyang protection sa araw, no? Okay, tara. So ayan guys, tapos natin ating kinabit na screen guys, na pansamantala lang to kasi kailan natin mabigyan ng konting protection muna yung ating nilipat na peche, no? So after 2 days, 3 days, yan, baka ano na yan, tuloy-tuloy na yung pagkapit ng ugat niyan, no? So bukas ng umaga hindi natin sa didiligan, hapon natin sa didiligan guys, no? Yan, iwasan natin na maluto yung ano niya, yung steam niya, no? Kasi madalas mainit ang lupa. Pag mainit ang lupa, saka mo didiligan, nako, parang bilans yung gulay mo guys. Okay guys, maraming masama sa inyong panonood sa ating YouTube channel, Butchok TV. So yan ang explain to guys, no? Tignan pa natin ating gagawin sa susunod na mga araw. Okay, so ayan guys, good morning. Dito na tayo ulit sa ating Butchok farm, mini farm pala. Yan, so tutuloy natin guys yung ating pagtatransplant ng ating pechay, no? Yan. So ito yung tira natin kahapon na pechay seedlings. Tapos ngayon ang gagawin muna natin ngayon ay magta-time tayo rito sa ating 16 ounce na disposable cups, no? Okay guys, so ang gagawin natin una ngayon ay didiligan muna natin itong seedlings natin, no? Didiligan muna natin ito para lumambot yung mga ugat, no? Tara. So as usual, ang ating
binabad na dahon kahapon, kagabi, magdamag ay dahon ng kamote. Ayun guys, so saga tayo ng kamote dyan sa likod. Yan. Okay, diligaw muna natin to para lumambot yung ugat. Madali siyang paghiwa-hiwalayin mamaya na. Yan. Okay. Yan. Okay na. So, habang pinapalambot natin yung lupa na yan, ang gagawin natin ngayon ay yan, maglalagay muna tayo ng lupa sa ating plastic. Okay guys. So ayan guys, no. Yung ating 50 pieces na disposable cups na 16 ounce ay atin ang natapos na lagyan ng lupa, no. So ang gagawin muna natin guys ay didiligan muna natin 'yan, no. Yan. Para pagka-transfer natin ng piche seedlings, hindi gaano mainit yung lupa, no. Tara guys, diligan natin. Ayan guys, no. Ayan guys, no. So kalamigin natin ng konti. Ayan. So bago babalikan natin guys, no, bago natin ilipat, ating munang bisitahin yung ating i-transplant kahapon ng hapon. Ito guys, no. Ayan. So napansin ko guys, mukhang ano sila guys, no, wala akong nakitang nalanta sa ating tinalim na piche kahapon, no. Lahat naman ay mukhang nakatayo, no. Tapos talagang parang ano sila guys, no, parang, no,
buhay na buhay yung kanilang mga dahon, no. Yan guys, ah. So ito, mga itong dahon na to ay mga tangkay ng kamuti, no. Yan, okay lang yan, mabulok yan para pinaka filterizer nila guys, no. Yan. Okay, so mamayang hapon natin ito didiligan guys, no. Yan. Okay, so balikan natin yung cement natin guys. Yan. So ito guys is 50 piraso ang ito, no? 50 pieces din na disposable cups. So ibig sabihin itong seedlings natin ay sobra-sobra ito, no? Kaya ang gagawin natin guys, may mga ilang piche na kasi rito na talagang parang hirap ng tumubo, no? Kaya ito namatay, ito isa. Yung ilan eh, hindi natin alam kung tutubo talaga, no? Patay ito. So papatay natin ito guys, no? Yung ilang mga piche na talagang parang hindi na siya sisibol, no? Yan guys. So bukod dyan, meron din mga piche dito na nakahanging. So kailan na rin natin pakitan kagaya ito guys, no? Yan. So talagang nabansot na sila lahat guys, no? Hindi natin sila na-revive, no? Ang gagawin natin guys ay talagang kailan natin tanggalin yan at pakitan ng bagong punla. So nakakatuwa guys kasi may mga ilan na parang sumisibol na guys, no? Yan. Pero kaya yung mga ganito, bansot na, no? Siguro patay na natin yan, no? Ito. Nakalungkot na sa loob ng tatlong linggo ay ganyan pa rin sila, no? Ang gagawin natin ay atin silang papalitan, no? Para mas pagamit pa natin yung mga PET bottles, no? Okay guys, tara, umpisa na natin yung paglilipat. So una guys ay kailangan natin lagyan ng butas ang mga twist na. Yeah. Wow. So ayan guys, lahat may mga butas na sa gitna. Ngayon ang gagawin natin ay umpisahan na natin dukutin yung ating pechay gamit ang ating tinidor. Okay. Daan-daan lang guys, ha. Pwede natin masaktan yung ugat, no? Alam mo ba guys na pag naputol yung ugat nila, ano, may stress yung mga pananim natin, no? Yeah. So dapat ingatan pa rin natin sila, no? Yan. Yeah. Na? Sa mga pangatlo lang guys.
Kasi yung sulat mo, sisim na yun. Bibiro siya tumukon. So, pag ipag-apain sa guys, mag-apain. Tapos yung sisim sa nyo, kung pinigyan natin ko yung pagkakamali tayong 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 pagkakamali Yan. Okay na guys, so ang gagawin natin ngayon ay babasain pa natin siya ng kunti, no? Yan. Lalagyan natin ng kunting tubig yung tray para may sipsipin sila, no? Yan. Para lumambot pa yung lupa nila. Okay guys, no? So handang-handa na yung ating paglilipatan. At ngayon ito, no, kinukondisyon natin yung ating pechay na seedlings. Ayan. Okay guys, tara, lipat tayo. Ang gawin guys ay paghiwa-hiwalin muna natin sila, no? Paghiwa-hiwalin natin sila. At maaari mayroong lupang natitira sa kanilang ugat, no? So tapos natin sila na paghiwa-hiwalay guys. Ngayon ang gagawin natin ay itra-transfer natin siya rito. Kaya gagawa tayo ng butas. Yan. Tapos babo natin kagad na. Yan. Butas. Tapos baon. Yan. Butas. Okay guys, no?
Okay guys, last na to. Last but not least. Ayan, napansin ko guys, nalalanta na yung ating pechay, no? Mabilis pala malanta ang pechay. Pero mabilis makarecover yan guys. Okay. So ang gagawin natin sa agad ay gagawin natin sa agad guys ay didiligan natin, no? Ayan. Diligan natin siya kagad guys, no? Kasi may mga kunla na nasaktan biglang nalanta. Yan. So may mga natutumba. Kaya natin sila. Okay. Natin sila madrigan kagad guys, ha. Okay. So, isa pang diligan guys, itong ulitin pa natin to. Ayan guys, no? After natin diligan, so kailangan natin itayo yung pechay, no? Yung punla, tapos dagdagan natin ng lupa, no? Ayan. Para kahit mahangin hindi siya matutumba guys, no? So after nito, didigan pa natin siya ng isa pang beses, no? Saka natin ilalagay yung screen. Okay guys, no? So ito guys yung pangatlong batch ng ating pagta-transfer, no? Yan, ito na yung nasa bottle, no? PET bottles, no? So ang ginawa ko guys dito ay sinabit ko siya sa ating bakod, no? Yan. So mayroong mahigit 2, 4, 6, 8, 10. ₱54 na bottles to guys, no? Yan, so kanina yung second batch ng transplant natin ay yung ito, no? 50 pieces, no? Na disposable cups. Tapos kahapon ng hapon
Yung unang batch ng pagta-transfer natin ay 2, 4, 6, 8, 10, 60. So, ibig sabihin meron na tayong 164 na bagong transplant na pechay, no? Ito yung unang batch. Tapos yung pangalawang batch. At yung huli ay ito, guys, no? Yan. So, ito yung second batch ng ating pagpupunla. At yaman ito, experiment, guys, no? Tignan natin kung ano yung pinakadabis na paraan ng pag tatanim ng pechay, no? Kung alin ba ang mas mabilis lumago, no? At yung madahon, no? Yan. Okay, guys, no? Diyan natatapos ang ating experiment sa araw na ito. May kognayan sa ating pechay, no? So, after 4 days, guys, update ko po kayo kung ano na yung resulta ng ating experiment. Okay, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating YouTube channel, Butchok TV. Laging tandaan na kung ikaw ay magtatanim, siyak na ikaw ay may aanihin. Okay, salamat!